morning guys. Ayan, maayong buntag po sa inyong lahat and welcome back again sa aking YouTube channel mga ka-roader. Ayan. So ngayon, ayan, dito ako sa ibabaw ng aming bahay kasi nanguha po ako ng guod, yung guod ng kawayan para sa pakatayan ng ampalaya, no? Yung balag, hindi yung bahay-bahayan. Yung balag ng ampalaya. So kaya ayun. Ayan. Hindi pa naman namin ito matapos agad talaga kasi alam niyo naman na hindi naman gaano kadali yung pagputol ng kawayan, yung guod pa, napakatigas pa noon kasi yan yung nasa pinakadulo. Kaya inuunti-unti lang namin. Ayan. Sa susunod na araw, ayun din magpuputol din kami at siguro ngayon ihinto muna namin kasi medyo tanghali na at saka meron pa akong mga ibang gawain dito sa bahay. So yun si Mama. Oh. Pupunta kami sa talungan ngayon kasi babalutin namin yung mga maliliit na talong para hindi makain ng manok, no? At saka agang-aga, oh. Pinapakain na yung mga manok. Ayan. Kasi yung ulap natin ngayon dito sa amin na napaka-kulimlim. Tingnan nyo po. Sobrang kulimlim talaga guys. Sana uulan to para makapag tanim na kami ng mais at saka yung mga gulay. Pero andun sa likod nga, meron akong tinatanim dun na ampalaya pero hindi pa yun gaano kadami. Bibili pa kasi ako ng ampalaya at saka ano kami, oh, yung sa guod dyan sa gilid. So bukas naman sa umaga manguha ko ng guod. Yun. Bali 20 daw na guod na kunin ko para gamitin sa panghaligi sa ampalaya. Dito tayo guys. Kasi meron na po siyang mga putot. Tapos yung iba kasing talong bali kinakain ng mga manok namin kaya napag-isipan namin na babalutin na lang ng papel at saka tignan nyo naman po, meron na po siyang mga bulaklak. Yan, bulaklak, marami na siyang mga bulaklak guys. Yan, sobrang dilim talaga ng ulap, oh. Napaka kulimlim. Alon, tutulungan ako ni Mama para madali lang yung pagbalot namin para hindi kami maabutan ng ulan. Natapos na naming nalagyan ng mga nabalot yung mga talong sa papel. Ayan, nakikita nyo na yan, oh. Yung may puti-puti. Yan na po yung mga talong na maliliit na hindi pa siya kinakagat ng mga manok. Ayan yung mga manok. Andito na naman sa mga talungan. Andami talagang kinakain ng manok. Kaya napag-isipan namin talaga na balutin na lang po yung mga talong. Yan, tignan nyo po yung nangyari dito. Yan, tignan nyo po yung nangyari guys. Yan, sa dulo kinagat talaga ng manok. Kaya binabalot na lang namin. So bumabalik na po talaga yung talong namin, no? Ayan, tignan nyo po. Marami na po siya mga bulaklak. So kapag lumalabas, sumisibol na po yung talong, kaya babalutin namin agad talaga ng papel para hindi talaga makain ng manok. Tapos ngayon ay parang uulan yata guys, medyo makulimlim dito sa amin ngayon. Mag seedlings na lang ako ng talong. Nalagyan
lalagyan na natin ng mga lupa. At saka babasain na lang natin to ng tubig. Tapos ilagay na natin yung talong. Huy! Kapulit tong mga manok na to. So, kuha tayo ng tubig. Huy! Amigay tong talong, ma. Pinakawa ko kamama yung liso ng mga talong. Tapos lalagyan natin to ng mga tubig. Diyan ko kayo ilagay. Ayan. Ako sana okay kayo yun kay para mag-an talaga yung an guys yung tubig mahalo dun sa ilalim. So ito kasing uling medyo may pagkakanto siya, hindi masyadong mabasa ng tubig, no. Bali dati nagawa kami ng research about sa charcoal. So yung charcoal bali pinapino-pino na bali gipino-pino namin tapos ginawa naming filter. So kaya ito hindi talaga ito madaling mabasa itong yung lupa ng uling, kasi pwede pala itong siyang pang filter guys, no. Ayan, tandahin lang natin siya guys. Tapos dito naman ay ayan na lang. Kita nyo yan guys. Iba sa kulay mo, no? Kulay gini sa mga pula mo, no? Ha? So, medisina, ne? Ang ganun siya dapikas guys. May pagka-violet siya. Meron pa isa. Last. Ayan guys, hello, good morning po sa lahat. Ayan, ibang araw na naman ngayon, no.
So kahapon, bali nag-seedlings po ako kahapon. At ngayon, dahil umulan kaninang madaling araw, sobrang lakas ng ulan. Kaya ayan, tinaniman ko na ng kalabasa. At saka maya-maya pupunta tayo dun sa baba. Kasi itatanim ko na din yung mga okra, yung mayroon ding ampalaya na isang ampa kanina. Bali sa kanila ni nanay siguro yun na ampalaya na seedlings. So itatanim ko Yan guys, tataniman ko na dun sa ibaba, dun sa may bangin. So lilipat na ko dun sa kabila naman. Kalabasa yung ano ko dito, yung tinanim. Kasi sabi nila maganda daw yung kalabasa kapag itanim sa gilid ng bundok. Si mama pala ay andun sa kabilang bahay. Dun sa kanba? Dun sa malapit sa kuweba, dun sa mag-aso. Kasi nanguha siya bumili pala siya ng mais. Yung binhi para itanim namin dito sa baba. Kaya ako dito ay naiwan. Kasi nagtanim ako ng mga kalabasa. At yung okra, maya-maya pagbaba natin. Pag matapos na tayo ditong magtanim ng kalab. Ang okra pwede man isuguton po okra pa no? Pwede man isuguton pagtanom? Pwede raman dilito ni dlingo no? Nya street nga hiwi man imong tudling? Street nga hiwi man imong tudling? Yan, tignan nyo yung saging oh. Malapit na tong magulang. Sige panganin saginga ni. Sige panganin saginga pa. Lakatan? Sige panganin saginga lakatan? Ay. Ah, stampil ko. Yo. Oo nga ito yung an pala. Yung mga saging sa Mindanao. Stampil ko. Yan. Malapit na siyang an guys. Malapit ng magiging gulang. So ayan guys, andito na tayo sa ibaba. Ayan, magsimula na po tayong itanim itong okra, no? Doon sa dulo. So nagpaa po tayo guys kasi medyo maputik. Yan, andito tayo magtanim ng okra. Yan, kita nyo yan, meron na siyang tudling. Ayan guys, magsimula na po akong magtanim. So ilagay ko lang kayo dun oh. Kasi medyo mahaba-haba pa yung aking mataniman talaga. Tapos yung ampalaya, maya-maya pupunta tayo dun. Kasi itanim natin din yung ampalaya. Ayan guys, natapos ko na pong naitanim yung mga okra, no? Ayan. Ang itatanim ko na lang ngayon ay yung ampalaya. So dito banda hindi ko pa 'to nataniman. Siguro baka dito ko itatanim yung radish, no? Dito banda. Doon mga okra. Doon naman ay ampalaya. Mama guys.
Ano reaction mo ba? Takot ka ba ba? Pala, isa na kagantang? Ayan guys, meron na kaming ano? Meron na kaming maisen po yung aming itatanim dun sa sakahan. Wala mo naman? Kung sana si mama, pupunta sana ako dun sa kanila na Atelier kasi si mama andun, naglubo siya ng mais para itanim sa aming sakahan. So, dito ko lang siya ano, nakita ko siya dun sa dulo na papunta na siya dito, pauwi na siya. Kaya nagtago na lang ako dyan at saka pinag, ano ko si mama, ang sabi ay Tagalog ang gikuyaw-kuyaw. Ginulat. Ginulat. Ako na lang yung magdala. Ginulat ko si mama. Nagulat ka mama? Gulat no? And then, so, natapos ko na kasing naitanim yung mga gulay. O si Papa, nasa Papa diya. Nagkalot naman si Nay Danilo? Nagkalot na. Yan. Pagkalot naman, kamo na nagkalot ko. So, madali, mamagkalot ko kay para kuan. Ako talang dahil sa kuan. So, ayun. Excited na talaga ako guys na makaani ulit sa aking mga tinanim na gulay. Oh, sana andin ay ibibinta ko din 'yan, yung mga talong din namin, meron din na kaming nabinta. Kapalagi kang maubos kasi yung mga tao dito sa amin, palagi silang bumibili ng talong kapag bumili sila ng suka. Meron din kaming tindang suka, guys. Kasi si Papa dati na anyan, nananggot, so marami kaming pundong suka. Kaya yung mga tao sa amin, ay yung mga tao dito sa amin, doon sila bibili sa amin ng suka. Kaya ayun. Ang ganda ng attire mo, ma. Ay, ayun ma, si, sabi ni Anman, ni Grandmama, bakit mo daw hindi ginamit yung an, yung gloves? Huh? Yung sa pag-uling. Sa gabal matubog na, yung gloves. Hindi mapunit ba? Gamit mo to sa ano, pagkumpay. Oh. Sabi ni Mama, ang Grandma, bakit ba hindi niya ginamit yung gloves sa yung pag pasok namin sa uling? Dito tumakwa lang. Andaw, sa gabal daw, sa kamay. Pero, maganda yun mano, pang anang siya mano, pang kuha ng kumpay at saka pang ano, pangguna. Maganda yung ano yun, gloves. Maganda sa pangguna at saka pang panguha ng mga pagkain ng baka. Ito white gloves magkuhan sa uling. Pag-init yun, dating mo na may banda. Oo. Yan din yung taktik kapag maghakad ng uling. Dapat magkamay. Kami na, kasi dapat magkamay para mapansin mo kung meron bang nag-aapoy na baga. Ayun. Mainit. Napakadaming on dito. Napakadaming niyugan. Pero hindi to sa amin, guys. Pero mas maganda pala man kapag maraming niyog mo, no? Tapos magbahay ka lang dito sa ilalim mo. Yung ano, mayroon na pong pinatayong guod. Yan, para sa haligi yan sa balag ng Ampalaya. Bato. Lagyan ng bato. Yes. Yan o, mayroon ng an dito, pala ito kahaligi ha. Isa, duha, tulo, upat. Anim na haligi. So, kuha tayo ng bato para ilagay sa ating haligi para magiging sulid po siya. Baon talaga sa ilalim, guys. Kahoy din ma, para lubok ma. Tingnan ni Papa. Yan, solid na siya, guys. Hmm.
Ayun guys, ay pauwi na po kami ngayon sa bahay namin. At ayun, natatapos ko na pong naitanim yung mga gulay, yung kalabasa, okra at saka yung long beans at ampalaya. Pero yung buto ng ampalaya ay kulang po talaga. So dalawang layer pa yung nataniman ko kasi hindi pa ako nakabili ng mga seedlings. Siguro ngayon or bukas bibili ako ng mga seedlings. So sa susunod na araw ay mauna ka ma. Ay mataniman na namin yun. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong pagsuporta. At ayan no, sana naan po kayo, nainganyo po kayo sa aming lifestyle vlog talaga about po to sa bukid, yung aming pamumuhay. At ngayon ay nagtatanim na po kami ng mga gulay. Yan si mama. At saka yung aking binubuhat pala ay mais po to. Yun nga yun kanina. Ito yung itatanim namin sa sakahan. Hi. Hi mga mamshi, mga ka-time roder, at saka kay Mabel roder. Ikaw na mag-in sa vlog. Ay, sige, mapanggol ka. Talong kong bayas dante. So, and po, sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon and kita-kits na lang sa susunod ko po na vlog. Bye-bye!